1, 2. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating bagong adventure. Samahan niyo ako sa ating paglalakbay dito sa magandang isla ng Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pero bago tayo magpapatuloy mga kapatid, babalik muna tayo doon sa court area ng Barangay Tagbupungan. At dahil weekend, sumamang ating butihing kapitan na si Honorable Rulan V. Casinto. Siya po ang may-ari ng ating sinasakyang bangka para doon mag-island hopping sa Islang Maanyag. Pinasyal ng ating butihing kapitan ng ating panuuhing pangdagal na mga guro na nagmula pa sa Davao City at gusto nilang makapunta doon sa isang isla na malapit sa ating barangay. Siya nga pala ang ating crew ngayon ay si Mr. Sanicito Maratas aka Yoyon, at ang ating driver naman ang ating kapitan si Mr. Roy Casinto. Nasaan ba si Roy? So, Roy, magpakita ka sa akin. Oh, parang hindi ko nakita ang ating rider. Yan si Mr. Roy Casinto. At siyempre hindi magpapahuli ang ating pirata girl na si Inday Karya at ang Team Warriors. Patuloy tayong maglalakbay mga kapatid at lalakbay natin ang buong isla. Yan ang ating pupuntahan ngayon. Mga 20 minuto bago tayo makarating sa may dakong roon. At dito sa lugar namin, puro bundok at karagatan ang inyong makikita. Walang malaking kapatagan dito kasi puro bukid at pangpang ang inyong makikita. Ang unahing hanap buhay ng mga tao dito ay pagsasaka at mangingisda. Mayaman din ang aming lugar sa puno ng niyog na siyang ikinabubuhay ng karamihan sa amin bago pa dumating ang mga dayuhan at nagpatayo ng mga istruktura. Kaya ang ibang mga mamamayan nagkaroon ng trabaho. Alam nyo ba, noong unang panahon, dito sa isla na ating pupuntahan, ay may mga taong naninirahan na tinatawag nilang mga dumagat. Sila yung mga taong nakatira sa yungib ng isla. At ang kinabubuhay nila ay ang paghuhuli lamang ng isda at pagtatanim ng mais. Kasi sa loob ng isla ay malawak na lupain doon na kayang taniman ng mga mais at palay. At dito sa dulo ng isla, wala masyadong nanguhuli ng isda kasi bukod sa maraming pating, malakas din ang current ng tubig dito sa ilalim. Kaya kadalasan may lilo dito na nangyayari. Ibig sabihin ng lilo, yung umiikot-ikot na tubig na para bang tornado sa ilalim ng dagat, hihilain yung bangka mo pailalim hanggang sa malunod at doon ka nakakainin ng pating. May mga divers din dito na nawawala at hindi na matagpuan dahil sabi nila, sabi ng mga matatanda na mayroon daw yungib na nakatago doon sa ilalim ng dagat. At ang sabi pa nila, marami daw ang ginto. Kaso pwede ka makapunta pero huwag ka nang umasang makakabalik ka pa. Maari mo itong paniwalaan. Paano masabi? Nasa sayo na yan. Ito'y kwento-kwento lamang ng mga sinaunang tao. Makikita ninyo ang mga rock formation sa tabing baybayin. Dulot po iyan ng mga malalakas na alon na dumadampi sa dalampasigan. Doon naman sa may gitnang bahagi ng isla, maraming mga isda. Doon nanguhuli ang mga mananagat. Kaya yung kasama namin na bangka, doon sila manguhuli ng isda gamit lang ang maikling pukot, yung tinatawag nating lambat na mga 6 na metros lang. Pero ang makukuha nun, yung mga maliliit na isda na pwede nating gawing kinilaw. Ilang saglit na lang at malapit na kaming makarating sa aming pupuntahan. Dito kami dadaong sa gitna ng isla. Kasi dito lang ang may malapad at malaking lugar para makapag-relax ang mga tao. At sa wakas, nakarating na rin kami dito sa gitna ng isla.
Pero ang dating mabuhangin na area, dumulutang yung mga malalaking bato kasi pabago-bago ang hitsura ng dalampasigan tulot ng mga malalaking alon, kaya lumilitaw yung mga malalaking bato. Yung dating pagpunta namin dito, puro mapuputing mga buhangin, pero ngayon napalitan ng mga bato at saka mga dumi, mga kahoy. At saka nag-prepare na rin si Kuya Uwa ng malulutuan namin, yung gitawag namin na sugangan, para pwede kami makaluto ng tinula, sinugba at saka iba pa na putahe. At dumating na rin yung mga Kulukoy boys na nanghuli ng isda. Kaya pagdating nila, ito ang tumambad sa amin harapan. Yan, ang daming isda mga kapatid. Kaya dali-dali naming ang tawag dito, gipispisan para nga maayos ang pagkain, no? So kinuhaan ng kaliskis ni Paring Leo. Yan, nilagay na sa lalagyan. Tapos yan guys, relax-relax lang yan ang aking amo, parang wala lang nangyari. Yan, pagkatapos, diba, luto na yung sinabaw na isda at saka may pulutan pa sila. So relax-relax lang muna tayo dito, pa-chill-chill lang, kauban ni Dunong Kaloy. Ayan, tapos na, di kain na naman para mabusog naman ang ating tiyan. Meron tayong kinilaw, sinugba, sinabaw at saka marami pang ibang ulam kasi nagdala rin ang mga kasamahan namin. May mga dessert, may mga saging. So nagtampo-tampo po kami guys, ang iba nagdala ng soft drinks, mainumin. At hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat.